Para sa kaalaman ng lahat, guys, pag bumibili tayo ng second hand car, kahit ako, hindi exempted na makabili ng tampered na sasakyan. Bakit? Actually, mga boss, syempre, isasaway ko para ma-check kung legit ang mileage ng sasakyan is using a scanner. Pero ito kasi yung katotohanan dyan, guys. May mga sasakyan, guys, na kapag na-tampered na ang kanilang mileage, hindi na nakikita ng scanner. Wala sa scanner yung problema, kundi nasa system nung sasakyan. Hindi kasi nagre-record ng mileage yung ibang module, kundi yung gauge lang. Eh, yung gauge nga yung tinatamper, diba? So, kapag na-tamper na yung gauge, wala nang way para malaman pa ng scanner kung na-tamper siya. Pero, syempre, sabihin ng iba, eh, di sir, di ganun din pala. Posible ka rin palang makabili ng tamper na sasakyan. Actually, mga boss, meron akong tatlong rules na kailangan mo ng mamit bago kumilhin ang isang sasakyan para ma-lessen din yung chances na makabili ko ng tampered na sasakyan. So, ngayong araw na to, yun yung ituturo ko sa inyo. So, number one rule ko, iron rule, pag bibili ko ng second hand car, kahit dati, nung mga inari kong sasakyan, kahit yung Everest na yon na naka-cover, pag-ari ko yan, ang number one rule ko, guys, kailangan first owner ka. Hindi ako bumibili sa second hand, second owner. Kung napanood nyo na nag-vlog ako dati sa auction, sa mga bank repo, nag-vlog din ako sa mga car dealerships, pero never akong kumuha sa kanila. Number one rule ko kasi nga is first owner ka lang. Hindi yung ano ah, hindi yung sasabihin lang na first owner, pero pagtingin mo sa documents, ibang pangalan yung kausap mo, iba yung nakapangalan. Kailangan first owner talaga siya. So bakit kailangan first owner? So syempre kailangan kasi guys, unang-una alam ko kung saan ko, saan yung bahay ng first owner. Tinitingnan ko kasi yung bahay niya, tinitingnan ko yung garahe niya kung maayos, tinitingnan ko yung surroundings niya. Mamaya nakaparking lang siya sa labas, nakaparking lang sa kalsada, o kaya sa mga lugar, lalo-lalo na recently nagkaroon ng baha, diba? So bago ako bumili ng sasakyan, bago ako pumunta sa mismong bahay ng seller, ini-interview ko muna yung mga kapitbahay kung binaha yung lugar nila. So kapag hindi, tsaka ako dediretso. Number 2 rule ko, siya nga pala mga bossing, sa mga nagtatanong, bakit? Ano yung mga sasakyan na kapag na-tampered na hindi na nakikita sa scanner? So syempre hindi ko yung pwedeng i-disclose sa inyo sa video. Bakit? Kasi syempre guys, pag sinabi ko sa inyo, halimbawa nagbigay ako sa inyo ng isang particular na make or model ng sasakyan, tapos sinabi kong pag na-tamper hindi na nakikita sa scanner, so lahat na nagbibenta ng sasakyan na yun, tatamperin na. Why? Kasi nga hindi pala nakikita sa scanner, diba? So dadami, lalong lalala yung sitwasyon. Halimbawa, eto kagaya na lang natin ni Ford mga bossing. Alam mo ba kung ano isang pinagmamalaki ni Ford? Ito mga 2019 model na to. Pataas mga biturbo. Tingnan mo ito. Pakita mo, pakita mo. Yan yung mga 2.0 engine, Wildtrak, Everest, Raptor. Napakahirap nilang tamperin. Kahit si Master Jojo ng Master Garage, alam niya yan, napakahirap tamperin ng Ford. Kasi nagiiwan siya ng traces. Kahit matamper yung gauge, mayroon pang ibang module na nagre-record ng mileage. So, napakahirap nilang itamper. Ngayon, ito na tayo sa number 2 na pinagbabasihan ko. Siyempre, CASA record. CASA record, so hindi ako basta sa booklet. Okay, so recently naging trending itong Ford Ranger Wildtrak na to dahil nga sa tampering issue daw. So, kaya kong patunayan yan kahit saan kasi meron itong CASA record with receipts. Wag lang dito guys ha, kasi itong CASA record, itong booklet na to, kahit sino pwede magsulat. Pero yung resibo, nakalagay doon yung engine number, chassis number, yung plate number, tsaka yung mga ginawa sa sasakyan, nasa resibo. So sa resibo ako nagbe-base. Siyempre tatanungin ng iba, sir, paano kung hindi nagpapakasa? Sir, paano kung ano? Paano kung wala na yung mga resibo? Ang ginagawa, sir, mga bossing, halimbawa bibili nyo Toyota, pwede nyong itanong sa Toyota CASA kung meron pa silang CASA record doon. Centralized naman yung mga yan mga boss. Kaya kahit na nasa ibang branch ka ng Toyota pumunta, pwede kang magtanong doon kung may CASA record tsaka kung ano yung latest record niya. Okay? Ito yung third thing natin mga boss. Kagaya nito Ford Ranger Wildtrak, nakikita ninyo 13,000 kilometers pa lang yung kanya natatakbo. 13,000. Ayan. Okay? So, pinagbabasehan natin dyan guys, overall condition ng car. So sasakyan natin, pansinin nyo, pagka ginagamit natin ng sasakyan, aling upuan ang hindi masyadong nagaga, ang laging gamit, hindi siya nawawala ng pasahero basta gagamitin.
driver side. So driver side ang pinaka nalalas pag lagi. Tignan nyo. Condition ng upuan, tinitingnan ko lagi yan. Hindi yan lukot na lukot. Yung foam, hindi yan yuping-yuping ganun. Yung leather, hindi siya nabutas. Hindi siya lukot na lukot. Makikita nyo naman kung sariwa pa o hindi. Yan. Tapos, manibela. Manibela. Titignan nyo kung nagbabakbak na yung leather nung manibela niya. Diba? Cambio. Titignan nyo rin mga bossing kung laspag na yung kanyang cambio. Makikita nyo naman lalong-lalo na kapag acidic ang isang tao. Ang bilis masira ng cambio na yan. Diba? Tapos, syempre, gulong. Kaso, itong wild truck na to, since nagpapalit na ng gulong, nagpapalit na ng mugs, nag-upgrade kasi, hindi na natin pwede mapagbasihan yung gulong. Ikino-compare ko kasi lagi, halimbawa niya, kagaya nito ha, 13,000 kilometers na natakbo niya. Tapos, stock tires, stock mugs. Pero nakita ninyo na yung gulong niya kalbong-kalbo na. So, sa 13,000 ba mga boss, makakalbo ang gulong? Eh, ang mga brand yung na gulong na ganito, ano pa kadalasang ginagamit? Dunlop, Goodyear, diba? Bridgestone, yung mga magagandang klase. So, sa 13,000 kilometers, hindi kayang kalbuhin. Yung mga ganong klase ng brand. Kaya yun, ito pa, mga pindutan dito. Yan. Kailangan intact pa yan, tsaka linaw na linaw pa yung mga pindutan, yung mga sulat. Pag yan, nabubura na. Dito, yung sidings na to, nababakbak na yung leather niya. Itong part na to, nag-fade na. Hindi na ako maniniwala na low mileage pa yun. Okay? So, yung overall condition lang yung pinababasihan lagi yan. Kaya bago ako bumili, since, siyempre, meron tayong scan eh. Bukod sa scan, yun yung tatlong yun, yung pinagbabasihan ko. Kailangan ma-meet yun. First own, strict, number one iron rule yan. First owner lang dapat. Second, CASA record or KMS record. And then yung third, yung overall condition ng car. Binibase ko yung condition ng car sa mileage. Kapag hindi na sila nagtutugma, pass na ako doon.